Ayan, meron na. Okay. So, tuloy ang ating series. Kamalikod, nabibideo na. Tulog ka lang. So, tuloy ang ating series ng PMA Diaries. Welcome sa inyong lahat. Welcome to Pinoy Survivor. So, nag-prepare ako para sa exam. So, ang ginawa ko, review ako. Kumuha ako ng mga reviewer eh. Marami naman sa National Bookstore. Yung mga ano, at that time kasi may NCEE kami, no? National College Entrance Exam, parang ganun. Wala na yata ganun, ganun ngayon eh. So, at that time, maraming mga reviewer, no? So, tignan mo lang yung galing mo sa English language, subject-verb agreement, yung antonym-synonym. Tignan nyo yung, kalkalin nyo yung thesaurus, ano? Araw-araw, habang bago ka pumasok sa, bago ka muna exam, naghihintay kayo ng exam, everyday may, kunyari kayo, 10 bagong words na natututunan. Synonym, antonym. Meron namang ano ngayon, may Google na nga ngayon eh. So, madali. Tignan mo lang sa ano, you come across a word, you do a lot of reading, that would help. Kasi when you come across a word, you look it up dun sa cellphone ninyo, sa Google, makita niyo yung meaning, di ba? And then, practicein nyo yung use of that vocabulary in a sentence. Practice din dapat kayo sa abstract, reasoning, reading comprehension, lahat. So, try to develop yung confidence ninyo na yung exam, kayang-kaya nyo. No? The more you practice, the more you will be perfect at saka confident in taking the exam. May time pressure yung exam. So, you come prepared sa mga kung saan yung examination center. You come prepared. Pagka makipag-argue, sunod ka lang dun sa instructions. Pagka may question ka, task ka lang kamay. Sir, paano po yung ganito, sir? Yung ganon. wag kayong umag-astang ano, yung parang siga, no? Wag. Mamalasing kayo nun. Tapos na nung ako, yung experience ko naman, lasing ako nung kumuha ako ng exam. Lasing. Lasing ako, galing akong party eh. Parang ganun niya. Basta lasing pa ako na, may hangover ako. Tapos ano, nakatulog ako. Ito yung lapis ko nari, nakadukduk akong ganun, nakatulog ako. Yung eraser nandito, pinatong ko dito, nakaganon ako, tulog ako. Tapos may, ginising ako nung katabi ko. Tapos sinabi, 5 minutes. 5 minutes to go. Walang yan. So, ganun ako. Bahala na kung pasado. Kung hindi. Eh, pumasa. O, di. Swerte. Eh, kasi nakatulog eh. So, nung, ano na, sabi ko nga, may physical, may medical. Pagka ready kayo, wala kayong problema. So, pagka alam ninyong mag-exam na kayo, mag-prepare na rin kayo sa takbuhan, sa push-ups, sit-ups, yun, yung mga basic ba na requirement. Tapos na, ano? Sa exam day, wala. But just, basta dasalan nyo lang, be confident na papasa kayo. And tapos, hintayin nyo na lang yung result. Papadala naman yung telegrama sa inyo eh. And then, i-schedule na kayo sa ano, sa Viluna o whatever, kung saan kayo may medical. For our class, sa Matikas of 83, nag-experiment sila eh. Kasi nga, tinatanggal yung hazing. Ilang dekada nang tinatanggal yung hazing na yan eh. Pero, hindi matanggal-tanggal, dahil kasi nga, ano siya eh, yung kulture eh. Pagka uminit ang ulo, kung ano yung nakakalakihan doon sa pamilya niya, eh, gagawin niya doon sa plebo.
Pagka matigas ang ulo ng plebo, ano siya, mawawala sa sarili yung upper class, and then mag-haze siya. Ganun, ganun eh. So, matagal nang bawal yung hazing. Dinefine pa nga yung hazing na yan na sigawan mo nga lang yung plebo, hazing na eh. Mere shouting is hazing. Nasa gray book, naka-define. Psychological torment is hazing. Psychological ek-ek. So, manhandling, hazing. Pero bakit pa rin may namamatay, ano? yun ang ewan ko. You know, yung cadet dormitoryo, nagulat din kami. Maraming nagulat na pimeyer. Ano? Bakit ginawa yun? Yung hampasin ka ng libro, i-stop kang ganyan, tamaan ka dito ng libro. During our time, we don't do that. Paano nangyari ngayon yan na ang daming, in spite of ang daming bawal, nangyari pa rin yun. Ano na? Kasi nga, yun nga yung changing times, changing din yung nagbabago rin yung society natin, yung norms, yung what is acceptable. Nagbabago yung youth natin eh. So, along with you bring about changes in the system, dapat nako-compensate din yung dala ng generation. Iba yung generation na ngayon eh, compared to sa generation noon. One can argue na mga sadista yung generation noon, or mas very lax yung generation ngayon, kundi kaya mas matigas ang ulo o whatever. So, mag-aaway lang, no? So, as I go along dito sa mga vlog, I will try to be as honest as I can be. Tell you yung first-hand experience ko or even some of my classmates. And whether or not those experiences or stories will be relevant dun sa upcoming na mga kadete, yung ngayon, yung generation ngayon, nasa inyo na yon. As far as PMA is concerned, so many changes have been installed, such that scenarios like dormitoryo is prevented. Pinagsama-sama na nga sa kwarto eh. Yung ganun ba, iba na yung nag-handle sa new cadet battalion. I don't know what will be the next story. Yung ibang alumni na ibang PMAER, nagsisentimiento. Yeah, sinasabi nila, if it ain't broke, why fix it? Isa pa yung problem eh. Among PMAers, we should at least agree amongst ourselves na something is really wrong. Something is really wrong na may mamatay. Pagka hindi pa natin tanggapin yun na something is wrong dun sa sistema at saka dun sa the way the honor system is being implemented, wala tayong aabutin. Mag-aaway lang tayo pare-parehas until na meron na naman. Tama? Meron na namang mga pangyayari. May iwasan yun if we admit as alumni that something is wrong and something has to be done about it. Now, yung current leadership, they're trying to effect changes. Even the cadet corps themselves, they're trying to effect changes. But mind you, ang isa kong comment is, yung academy shouldn't just allow the... Shouldn't allow the cadets
to do things on their own. Kasi baka palpak din because anong may experience na kadete? Yung notion na maraming problema yung academy, basta, yun na lang. Maraming problema yung academy. So, okay, kwento. Nag-experiment sila dun sa class 83. Imbis na pumani kami dun sa academy ng April 1, dun kami magre-report, which is the standard, the usual tradition, April 1, April's Fool's. April Fool's Day. Tapos noon, parang naloko ka ba, natanso ka na, na isang ka, punta ka doon, akala mo, mag-PPMA ako, PMA na, pagdating doon, merong ano, shock treatment, na sisigaw-sigawan ka, and all that, and then ayusin na yung kunyari, ay yung pag-attention, hindi ganyan yung attention eh, yung ganun eh, yung sobra. Ang rasyonal eh, pagka yung puno, iginanon mo, pagka binitawan mo, tuwid siya. Pero pagka hindi ka mahigpit at nakaganyan lang yung puno, pagka nagtagal, gaganon siya. Ewan ko, yung whoever invented that kind of thinking. Kasi kung titignan mo naman yung mga nakatayungan ganyan, diretso, ang tataba naman. Nagtatabaan naman. Wala rin, no? Tapos, mag-physical fitness, maatake sa puso. O, di. And, ewan ko. Parang ano eh, may kulang sa finesse. Yung ano, kulang sa follow-through. Di ba? Kumbaga sa, di ba yung nagpapana kang ganyan? Pag hinila mo ganyan, pa-follow-through ka. Hindi yung biglang bitaw ka eh. Mahirap explain. So, they try to experiment on us. So, imbis na dito sa PMA kami magpunta sa Baguio City, doon kami nag-converge lahat ng 400 na applicants kami, napasado na, doon sa Marine Barracks. Yan. Punta kami doon. Pagdating doon, automatic yan. Ang daming barbero. Pinakalbo kami. Talagang kalbo. Paglabas mo nga doon sa barbero, ano eh, naramdaman mo yung hangin. Pagbuga dyan, nakakakiliti. Yun yung naramdaman natin, namin pare-parehas eh. Tapos saya na, inassign sa amin yung mga platoon sergeant na. Yan. Alphabetical kami. So easily, A, B, C, D, E, F, G, ganon. Kaya makikita mo doon sa mga picture ng mga luma, magkakasama yung mga letter M, magkakasama yung L, magkakasama yung D, ganun ba. So, ako, mga nakasabay ko sa platoon ko, letter D at saka E. Okay. Tapos, ang nangyari naman doon, nang nagturo yung mga Marines sa amin, mga sarhento ng Marines, no? And then may mga delayed graduation na class 79. Yan. Ano yata sila? 5 o 7? 5. Mga 5. Okay. So, mga tiniente na sila eh. So, yung unang trabaho nila is, turuan kami pare-parehas and then supervise yung mga Marine Sergeant na nagtuturo. Eh, iba yung Marines eh. Iba yung PMA. So, ang isang glaring doon is pagkasamagot kami doon sa mga Marines, ang sagot namin, "Sir, yes, sir." Para yung sa mga ano sine, "Sir, yes, sir." Yung ganun. Are you hungry? "Sir, yes, sir." Oh, di ba? "Sir, no, sir." Oh, ganun, Marines eh. Oh, di pagpanik namin sa Baguio, galit na galit yung mga upper class. So we have to unlearn yung natutunan namin dun sa ibaba, sa Fort Bonifacio, kasi sabi ng mga upper class, "Yes, sir" lang. Oh. Eh, ginawa kasing "Sir, yes, sir" eh. Mali. So, palpak. Palpak din.
Doon pa lang sa Marine Barracks, meron ng ano eh, meron ng nag-awol doon eh, meron ng hindi umuwi eh. Meron ng tumakas, mga ganon, nabawasan na kami. Hindi ko na natatandaan yung statistics eh. So 15 days lang kami doon. Tinuruan lang kami magmarcha. Your left. Marine style. Your left. Right, left. Yung mga ganon mga banat nila eh. Eh, hindi naman gano'n sa PMA. Na-confuse lang kami. Yeah, na-confuse lang. Pagdating doon, ayan na, shock treatment pa rin. Pero April 15, if I remember the date right, no? April 15. Kasama namin yung mga sarhento yata. And then, tinurn over kami doon sa New Cadet Battalion. Yun yung mga class 80. Kasi usual, dati, ang nag-handle ng New Cadet Battalion, mga yearling, mga ganun, o second class. Ngayon, ang nag-trending na ang humahawak is yung mga graduating cadets. So, mga class 80, yun na yung mga nag-receive sa amin. Yun yung reception. Reception is equal to April 1, supposed to be by tradition, but in our case, it's April 15. Reception is equals to shock treatment. Okay? Makikita mo doon, naka-dress white na with white belt yung mga first class na may white gloves. Parang mga nakakatakot sila, parang mga ano sila, mga mamang-mama. And then, meron silang listahan, sasabihin, kung pito kayo o walo, pito yata, pito, anim, ganon, sa isang squad, hati-hati na, hinati na kayong lahat. So, kung merong batch 1, tsaka batch 2 ng New Cadet Battalion, kunyari, 1st and 2nd Battalion, isang batch yon, and then, yung 3rd and 4th Battalion, yun ang ano, batch 2. So, wala masyadong ano doon. Tuturuan ka lang magmarcha, tuturuan ka ng squads left, at saka squads right. Yun yung very important. Kasi sa buong buhay mo sa academy, sa buong buhay mo sa PMA, at least pagka ikaw rifleman, nandun ka sa platoon, every Saturday, magagamit mo yung squads left at saka squads right. So, nagmamarcha ka kayo, kunyaring nakakolum na ganyan, pag sinabing squads right, gaganong kayo. Di ba? So, nakakolum na ganyan, squads right, march. O, di ganon. O, kunyari, nakaganyan kayo, nakahilera, yung nakikita nyo sa parada, yung sa Borromeo Field, nandito kayo sa grandstand, nakahilerang ganyan yung kadete. Pag sinabi ng pasamasid, ito yung squad, isang squad, pangalawang squad, may pangatlong squad, hanggang apat na squad. O usually, tatlong squad lang. Pag sinabing ang command sa kanila, squads right, march, gaganyan lang sila. O, tas mamarcha ng ganon. Pagdating naman doon sa dulo, squads, column left. Tapos nun, pagdating dito sa malapit na sa grandstand, mag-ano sila, squads left. Tapos yun na, nakaganyan na sila sa harap ng grandstand. So, very important yung squads left, squads right na ituturo. Ang comment, is there a better way of teaching that marching maneuver so that yung mga plebo hindi mako-confuse? Kasi kami talaga confused. Kasi, walong position yun eh. Walo. So, imamaster mo yung point 1, point 2, hanggang sa 8. Iba-iba. So, talaga makompuse yung plebo. Tapos, pasigaw. Wala talaga. Walang matututunan. Makokompuse. Kaya, pagka nagkaroon na incorporation, pinagsama na lahat ng upper class tsaka plebo, hala, sigaw-sigaw talaga. Confuse yung plebo. Hanggang sa actual na parada, magkakamali talaga. So, ang maayos sana kung kunyaring may visuals na actual eh. O kaya
Basta verify, basta do it properly, do it better. Na wala mo nang sigaw-sigaw, wala na mo nang ano, yung environment na naka-open, receptive yung utak ng tao para maintindihan. Pagka naintindihan, tsaka mo sigawan. Di ba? Na-incorporate na sa utak niya, tsaka by heart, yung ano ibig sabihin ng PMA na ganito dapat ang gawin mo. Pagka squats left, squats right. Yun lang yun. The life of a plebe will become miserable when you are incorporated with the upper class core. I don't know kung ganyan pa rin ngayon, ano? Basta sa amin, okay lang yung new cadet battalion eh. Actually, merong nanghe-haze doon. Merong nanununtok doon. Pero, hindi ganun kagrabe. Yung tatlo, tatlong ganun, dito, bagsak ka, then recover ka, ganun lang. Merong mga hazer talaga eh, by nature. Ewan ko saang tribo galing yun eh, kung saang ano eh, lupa. Parang, they find joy in hurting people. And this will become officers, ha? And they will become generals one day. Ang sarap. Ang sarap ano eh. Kaya nga may time nga na imbis na respeto ang meron ka dun sa upper class, wala eh. Walang respeto. Alam mong walang ya eh. Alam mo siyang ano, yung walang kakwentang-kwentang tao. Ewan mo kung paano nakalusot sa ano yun eh, sa neuropsychiatric ano, exam. Lalo na kung ano, na-incorporate ka doon sa mga third year tsaka second year, yearling tsaka yung cow, kung tawagin. Kasi yung first class, takot na rin mag-haze, kasi gagraduate na. They're not that willing na after 3 years or 4 years na sa academy, mag-graduate ka na soon. Magiging tinyente ka na, and then you will just throw it away because merong isang dumating na plebo, yung first year na very lax, ibig sabihin, matigas ang ulo at saka relax. You know, relax. Ayaw mo. Parang ano, wala. Talagang tipong mamalasin. Tapos na, why will you sacrifice your career for that? So, yun. Yun yung ano. Pero minsan, di makatiis eh. Hindi na makatiis. Out of, meron din kasing mga plebo na ano eh. Kakainit ng ulo. Pati mista niya, madadamay, iinit ang ulo eh. Tapos pagka dyan, merong ano, yung offense of one, offense of everyone. Ang nakakainis doon sa New Cadet Battalion, Beast Barracks ang tawag, di ba? Bago kami incorporate sa upper class corps, sa cadet corps, Armed Forces of the Philippines, New Cadet Battalion muna, na yung mga bagong kadete, yung mga plebo, and then yung first class. So, New Cadet Battalion ang tawag. Nagpapalitan first and second battalion na mga first, second, one half, and then three-fourth battalion. Nagpalitan sila para hindi sila pagod. Ang madugo sa lahat na yon is yung masi-masi. Masi-masi meaning mas command in cadence kayong pare-pares na squatras. Yung ano, nakaganyan kayo, 1, 2, 3, 1. Ayun, ganun. So, paulit-ulit. Tapos yung masi-masi, 60 and 60. You make 60 na 4 count na squat thrust, you make that in 60 seconds. 60 like that in 60 seconds. And that's physically impossible. Even if we want to convince ourselves na nagawa namin na naka-60 kami in 60. Binobola lang ng mga premier yung mga sarili nila. How can you do that in 4 counts yun eh? 4 counts. Gagawin mo 1 second ng 4 counts. Tapos habang tumatagal, paulit-ulit kayo kasi hindi because Mr. Enrique is pulling, you will start again. Nandun ka na sa 58, 59, tapos titigil because Mr. Enrique is pulling, we will start again from 1. Di ba gag?
Eh, niloloko mo lang sarili mo. Eh, talagang ang design is to make you rot, make you ano, quit, ganun ba? Tapos i-endorse ka pa. Kasi magagalit yung classmate mo sa iyo eh. Magagalit kasi i-announce pa, because Mr. Enrique is pulling, we will start again. Eh, nahuhuli ka kasi pagod ka na eh. So yun, yun yung rating dun sa New Cadet Battalion. They will teach you how to shine shoes. They will teach you how to wear the uniform, how to iron. They will teach you how to fix your plate, how to eat. Yung mga sign. Pagka ganon, tubig. Pagka ganon, platter price. Mga ganon ba? So, lahat yon in-expect. I don't know kung pinapractice pa ngayon yan. Pagka nagkamali ka, wala. Pati yung decorum sa mesol, tuturo nila sa'yo. Cadet Dugumon, sir, kindly please pass the shaker of salt, sir. Parang ganon. Tapos kung ano yung mauuna, pagka gumanon yung upper class o gumanon. Wala na. Hindi mo naman. Wala naman application yun sa ano, sa actual. That's why sometime nung graduating na kami, inano ko, in-standardize namin. Kukornihan ako sa ano eh, dun sa style. Kasi iba-iba. Iba-iba. May upper class na nagsasabing ganito. May upper class na nagsasabing ganito. Eh, sinong tama? Sasabihin sa'yo, yung manok, kamayin. Yung isa naman, gamitin mo yung tinidor mo tsaka kutsara. O de, confused ka na ngayon kasi iba-iba yung upper class. Maya-maya, yung isa, yung pangatlong upper class, sasabihin, isubo mo na lang lahat yan. You load, you swallow, walang yan. Buo yung drumstick ng manok. Eh yung ano, yung isda, buo. Yung pakwan, pati balat, buo, isasubo. Yung itlog, pasusubo sa'yo, buo. Saging, kasama, pati piling. Wala na ngayon nun. wala na ngayon nun. Dapat eh, ano eh. So, tatalo na ako. Okay, so nag-reception yung mga, may ano na, nag-reception and then nag-incorporation. Noong time ko, hindi ako nakasama sa incorporation, na hospital ako. Kasi, yon, iwasan ninyo yung mga kapapasok, huwag kayong iinom ng tubig diretso doon sa gripo. O kaya doon sa Melchior Hall, diretso doon sa drum. O kaya kung nauuaw kayo, huwag kayong basta-basta iinom ng tubig na galing doon sa academy. E ako, uhaw na uhaw. May drum ng tubig. Mukha naman malinis. Ah, inom. Parang aso. Inom ako. Tapos, after mga 2 days, ayan na. Nag-ano na ako. LBM na ako. Amibiasis. Ang masama nito, yung squad leader namin na graduating na class 80, eh, sabi, magkakahiwalay-hiwalay na raw kami. I-celebrate. Ibig sabihin, bubuntalin. Nag-make statement ako. Sabi ko, permission to make statement, sir. What is your shabby statement? For Classman Enrique does not feel very well, sir. Yung, ano eh, yung masama na ako eh. Nag-dehydrate na ako eh. Ayoko namang magpunta sa hospital kasi, ano, gusto ko ma-incorporate eh. Dadating yung mga magulang ko eh. Wala. Sabi eh, andaw. Sabi nung first class. Nag-ano lang daw ako. Pooling ako. Ay, kaboga. Tatlo. O, di bagsak ako. Naka-ano na ako ha. Naka-bihis na. Naka-full dress na. Kabugin ka, naka-full dress ka. Akala ko ba, respect the uniform. Tapos kinabog. Anyway,
Pagbagsak, dead tayo. Ah, wala. Tapos nun, hindi ko na mapigil. Tapos may make statement ako na parang ano, hindi ko na kaya. Sabi, pulling daw ako, pulling. Ah, iniisip kasi, pulling ako dahil sa sinuntok ako. Yun yung ano. Eh, yun ang hirap sa mga ibang upper class eh. Nagsasabi ka na ng problema, ayaw makinig. Ah. Kaya nung isang time dun sa amin, namatay yung isang plebo eh. Anak na isang general yon. Nung nangyari yon, ano na kami, second year na kami, namatay yon eh. Oo, oh, tama. Ang nakapatay doon, mista ako pa. Mista ako yung nakayari doon eh. Oh, pero no amount, naging USEC. Oh, ah, naging secretary, naging secretary. So, hindi ko na sabihin yung pangalan. Madimanda ako. Na aksidente yung nangyari na yun eh. Nag-ano na yung tao, yung plebo. Nagkakaroon na ng masama na yung pakiramdam basically. Eh tapos yung mista ko na turn back. Magiging class 84 na siya. So, usong-uso yung celebration na tinatawag. Kumbaga sa ano, buntalin kita, recognize kita. Kasi magiging mista kita. Parang ganon. Ganon ang dating. Ay, nagsasabi itong isa, masama ng pakiramdam, may trangkaso na, galing siya sa Manila, member siya ng ano, ng baseball, core squad. Eh, masama na yung pakiramdam. So, pagdating dito sa, ano, sa Baguio, dehydrated na siya. Masama talaga pakiramdam. Binuntal. Bagsak, patay. O, yun. Nag-make statement na eh, wala. So, nagkaroon ng kaso. Tapos nun, nagsalita yung superintendent sa amin and then, wala. 30 plus years later, maulit. Pero, libro naman ang ginamit. So, ano, pinipilit baguhin eh. But as I was saying, yung magkakaroon at magkakaroon kasi nga iba-iba yung upbringing. Pinagsama-sama mo, kumuha ka ng iba-ibang tao galing sa all over the country. Iba-ibang dialect, iba-ibang probinsya. Pinagsama-sama mo, ginawa mo ngayon, magmimista na kayo ngayon, 400 kayo. O ano yung upbringing ng lahat na yan? O di ba? So, ganun din yung upper class, ganun yung second year, ganun yung third year, ganun yung fourth year. So kahit meron kang gray book na nagsasabi bawal ang hazing, naka-define yung hazing, eh chances are merong isa diyan na kamatis na bulok, madadami lahat. So ganun ang nangyayari. May proposal na incorporate sa honor system. Angal naman syempre itong mga ano, iba. You want my opinion? Pagka-discuss kay honor system. Yan, later, pagka-discuss kay honor system, doon ko na lang i-comment. Hahaba eh. So, nung nag-incorporate na kami sa, hindi ako nakasama, de syempre, dumating yung magulang ko, hinahanap ako, nandun ako sa ospital. Naka-dextrose na ako. I will be released after 7 days. Tapos, grabe yung yung stool ko. Masahol na eh. After that, ayaw ko nang minum ng tubig doon na madumi. Eh, akala mo malinis yung pala, puno ng bakterya, yung puno ng amoeba yung tubig. And then, yung para kang yung dumidighay ka, tas panay gas. Yung pala, infected ka na. So, na-incorporate na kami, tapos nun, sama-sama na kami, yun na. Ang panalangin dapat dyan, pagka na-survive mo yung beast barracks, masurvive mo yung after incorporation and then mag-academics na agad. Kasi pagka nagsimula na yung academics, busy na lahat. Busy na.
magkikita-kita na lang kayo sa mesol. Kaya ang mesol, doon ang katayan. Ang plebo, hindi nakakakain. I don't know kung nagbago na. Kasi nakakainis din eh. Kasi ang decent-decent ng pagkain, pero hindi mo rin makain eh. Kasi ang sinasabi, ang role ng plebo is to serve yung upper class doon sa mesa. So kung 10 kayo doon sa mesa, pang 10 yung table, may isang first class table commander. And then mga third year, mga 3 na yearling, and then 4 kayo o 5 plebo, ganun. Ilan ba yon? So, 1, tapos nun, 2, 5. So, mga ganun, 5. Depende na yung mix, no? So, basta 10 yun ano, para sa ano, sa mesa. So, magkukwento ako na in detail kung ano nangyayari sa mesol. At saka sa barracks. Doon din, may katayan din sa barracks eh. Pero I heard na naglagay na ng CCTV sa barracks eh. Alam mo naman kadete, matatalino eh. So, there's always a way. So, how does a plebe survive plebe year? Yun yung mahalagang topic. How does a plebe survive yung first year niya? Sa PMA kasi, ang pinakamahirap dyan, yung first year. Pagka na lakpasan mo yung first year, yung second year hanggang fourth year, academics na lang ang problema mo. Unless na meron kang offense na dapat ma-dismiss ka o ma-kick out ka. Now, ang plebo. Ang tip ko, tip number one ko sa plebo, do not violate the honor code. A cadet does not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Later on, I will discuss in detail yung honor code and honor system. But for now, by this point ng training ng ano ng plebo na incorporate na siya, mayroon na siyang inkling, alam na niya kung ano yung honor code at honor system. Meron na siyang pamphlet, binigay na sa kanya, in-explain na sa kanya nung mga first class, New Cadet Battalion, NCBN, kaya New Cadet Battalion. So, araw-araw, isa yon sa tinuturo, in-explain mga provisions, in-explain yung standard, in-explain everything. So, ano pa ba mahalaga na nangyari sa akin? They will ask yung mga plebo to elect an honor committee representative. So in which case, during my time, nung kami, I was elected to be the honor committee representative of Delta Company na class 83. So, 8 kumpanya yon, 8 bago na honor committee representative na plebo. Ang role ng plebo na honor committee representative is to take down notes, to record everything, lahat ng proceedings and all that. Pati yung mga nitty-gritty, mga whatever na pwedeng utos ng chairman and other members of the honor committee. Usually, nag-utos dyan yung mga graduating eh, mga first class. So, ang ganda kasi ako from my part naging honor committee representative na ako. Plebo. Tuloy-tuloy na 'yan hanggang mag-graduate. So 4 years ako na honor committee. That's why marami kong kwento tungkol sa honor system ng academy. So tip number one, never to stress, ano? Violate the honor code and system. Violate mo yan, ma-report ka. Pagka na-guilty ka, hindi ka na makabalik. Yung academics, makabalik ka.
turn ba ka lang? Yung kandak, mabagsak ka sa kandak, makabalik ka pa rin. Honor, hindi ka na makabalik. You will be asked to resign if you are found guilty. You will be asked to resign. Yan yung isa pang ano eh. Hindi ka pwedeng i-dismiss for honor. Parang magre-resign ka. Kasi ano eh. Explain na lang yan pagka yung system in-explain. So ganun, you do not violate the honor system. Very important yon sa mga plebo. Hindi pwede yung white lie. Sir, joking lang naman ako, sir. Sir, ano lang ako, pakeme-keme, yung ganun ba. Hindi pwede yun. Absolute eh. Absolute. How I wish, nandun na ako sa honor code, ano? Discuss ko na. Pero haba eh, mahaba yun. Tsaka very important na, ano, na maintindihan ng mga bagong kadete natin. Tapos sa what else? Do not engage in self-pity. And to avoid that, na maawa ka na sa sarili mo, hirap na hirap ka, plebo ka, huwag mong iisipin yung nakaraan mo. Ay, naku, patay ka dun. Patay kayo dun, mga guys. Kasi magsa-self-pity ka na nun pagka inisip mo. Dati-dati, hindi naman ako ganito, hindi ako hirap na hirap. Ang sarap-sarap ng buhay ko, kumakain ako ice cream, kumakain ako ng ganun. Nakaw, patay ka doon. Malolomoral ka na, malulungkot ka na gusto. Wala, hanggang sa maisipan mo mag-awol, okay, magre-resign ka na. Wala, magbe-break ka nun eh. Instead of thinking of the past, you think of the future. What you want to become, what you want to change. If you become an officer of the armed forces, you someday become a general, and then you change what you want to be changed to the armed forces. Gusto mong pasara yung academy, pagka naging chief of staff ka, pasara mo, yung ganon. You think of the future instead of engaging in the past, maawa ka sa sarili mo. Very important. So, okay, isipin mo, this day will pass. Pagka nahirapan ka, dadating ka sa barracks mo, sa bunks mo, wala, lupay-pay ka, pagod na pagod ka. Tapos nun eh, machechempoan mo pa yung mga mista na ano, na siyabi. Very relaxed. So, yun. Dalawa, tatatluin ko para... Tapos nun eh, ano ulit tayo? Bukas ulit. Okay, nandun na ako, no? What you want to become, what you want to change. You communicate with your, ano, with your classmates. First year ka, you will not survive kung nag-iisa ka. Wala. Good luck, ganun ka, dead. So, dapat, pagdating mo, kahit doon pa lang kayo sa testing center, doon pa lang kayo doon sa medical, doon pa lang kayo sa physical testing, open ka na kagad. Makipagkilala ka na kagad. Tapos noon, yung naka at ease pa, yung relax, kasi naghihintay kayo ng start ng reception, pupunta kayo sa NCBN, o kaya naka one day ka na, nag-survive ka ng 3 days, 1 week ka na ngayon, sa new cadet battalion, pagkagabi, o kaya pagka nagsashine kayo ng sapatos, nagpa-plancha ng damit, kausapin mo yung mga classmate mo. Mista, sa ka ba galing? Mista, ano ka ba dati? Mista, sa ka ba nag-aral? And then you put value kung ano yung sinasabi ng tao. Because the sooner you communicate with each other ng mga classmate mo na nandun kayo, the sooner you will feel that you are not alone.
And when you feel you are not alone, hindi ka magano, hindi ka maawa sa sarili mo. Kasi meron kang kausap eh. Masabi mo, Bok, ang hirap. Hirap na hirap ako. Sabi sa'yo nung kaklase mo, ang hina mo naman, gago. Para ka naman bakla eh. Oh, di ba? Ngayon, kunyari, yung classmate mo, babae. Yun yung nakausap mo. Ikaw, lalaki, tapos nakikita mo yung babae. Anong kayang-kaya niya? Di, mahiya ka. Eh, ako, lalaki, tapos yung babae, kayang-kaya niya. Oh, ano sikreto mo? Tapos pagka nakita mo, galing niya mag-shine. O sinong classmate mo? Turuan mo naman ako kung paano. You communicate. You help out each other. You do not be alone. So, tatlo muna tayo. How to survive. Tsaka ko na ikukwento yung how I survive. Tsaka ko na ikukwento yung mga detalye nung mga experience ko. Doon muna tayo how you will survive as a pleb, a plebo, a persier, as the lowest mammal in the history of mankind. Yun yung trato sa'yo doon. Talagang, mataas pa yung aliping sanggigilid eh. Alang yan yun. Ikaw yung wala. You're there in the mesol not to eat. Yan yung mga banat eh. You are there to serve the upper class. Sarap batukan, ano? Pero basta ano. So, unang tatlo. Very important. Number one, ha? Yun yung talagang rule. You do not violate the honor system in the honor code. Pag binayolate mo yan, lie, cheat, steal, dinaya mo. Nag-order yun sa'yo yung upper class. 100 push-ups. Comply. Tomorrow. Kinabukasan. The order to make 100 push-ups is complied with, sir. Patay ka. Kasi in-orderan ka to test you eh. Patay ka. Honor violator ka na. 100 push-ups, walang niya. 50, pwede pa. Pero 100, kalukuhan niya. Tapos ang payat-payat ng braso mo, nakao, patay ka. Alam na nagsinungaling ka. The upper class men will test you. Sometimes they give you, hindi naman, parang ano ba, yung mga order na imposible. Because they know hindi mo kaya. Tinetesting kung how honorable you are. No, ha? Trick question, trick order. You write my name 1,000,000 times. Walang niya, yan yung order ng upper class sa'yo. You write my name 1,000,000 times. O, kinabukasan. Comply. Sasabihin ng plebo, the order to write the name of Cadet Brusco 1,000,000 times is complied with, sir. Patay ka na. Honor violator ka na. Verify. Patay ka. Show me. Oh, patay ka. Ano ipapakita mo? Alatang-alatang sinungaling. Tapos nadidinig ng mga klase mo, sinungaling ka. Ay, nako. Tapos sasabihin ng upper class, para lalo kang mayari. Sasabihin, because your classmate is lying, you all report to me. You wear athletic uniform. You patay ka. Hindi. Lalo kang, pati classmate mo, isusuka ka. Ayan, never violate the honor code. Never, never, never. Pag hindi mo kaya, sabihin mo, hindi mo kaya. Pag hindi mo nagawa, sabihin mo, hindi mo nagawa. Okay? You do not lie, cheat, steal, nor tolerate anyone. Napakasimple. Pero it can make or break your stay in the academy. Kung plebo ka. Remember, meron pang graduating na natatanggal sa honor. Oh, meron pa. Number two, ano sabi ko number two? You do not engage in self-pity. No? You do not think of the past, you think of the future. What you want to be. Doon ka mag-focus sa future mo. Kaya, ba't ka ba pumasok sa academy? Ayun, papasok dyan. Kasi sabi nila, 52,000. 52,000 na sweldo eh. Kaya yun, kumasok ako. Kita mo, yan ang problem. Pagka kung ang motivation, pera-pera. Pero kung ang motivation is service to the country, service to God, country, and people, to be somebody one day, to be the solution one day,
isipin niya yung future niya na paano siya makakatulong. Wala eh. Pagka ano. So, mga sir, baguhin niyo yung ano, yung peg, yung anchor. Kung bakit ka gustong magkadete. And then, yung pangatlo, ano yung sabi ko? Ang dami kasi dito eh. Ah, communicate with your classmates. Yung pangatlo. Teka, checkan ko ah. Excuse me. Think of the future. Do not engage in self-pity. Tapos, honor committee, honor violation. Tsaka, you communicate with your classmates. So, nakakatatlo na tayo. Mga sampu ito eh. So, bukas ulit. Sige, yun lang. Maraming salamat. I will try to impart to you yung how to survive para doon sa mga interested. Tsaka yung basta yung mga interested, lalo na yung mga magulang, tsaka yung mga kapatid, o kaya yung mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, para may mapulot kayo. And then, from there, yung mga susunod kong vlog thereafter is yung daily na. I'll touch on the mess hall, I'll touch on yung uniforms, I'll touch on yung academics and all that, no? And then yung sa barracks, sabihin ko sa inyo kung paano kami pinatay. Yung nakikita nyo ngayon, nagbablog, yala na, espiritu na lang yan. Pinatay ako noon, pinatay kami lahat doon. Pero wag kayong magano, wag kayong, wala na ngayon yun, iba na eh. Sabi, binago na raw eh. So, let's see. Tsaka sasabihin ko kung paano kayo hindi mamalasin. Okay? So, yun lang. Yun muna tayo. Mahaba na eh. So, nakatatlo na tayo. Dadagdagan na lang ulit sa next vlog. Okay? Maraming salamat sa inyo. Like, share, subscribe. God bless everyone. Yung mga gustong pumasok ng academy, huwag kayong masira ng loob. Determination. Discipline. Decisiveness. Tapos noon, divine guidance. Direction. Gusto mo magkaroon ng direction sa buhay, pasok ka sa PMA. Kasi, ano na eh, naka-layout yung career eh. From the moment na mag-graduate ka, tiniente ka, meron ka nang tatahakin na future hanggang sa kung pwedeng one star, two star, three star, o four star. No? After that, pwede ka pang cabinet, secretary. Ganyan, tingnan mo sila, yung mista ko, edaan nyo, from chief of staff, naging DILG. Diba? Si Boy Bakuna, from chief of staff, naging Boy Bakuna. Naging ano. So, hanggang ngayon, sa NTFLCAC, diba? So, umasok ko ng academy, meron kang pupuntahan. It's just a matter of choosing which road you will take. Left, right, derecho, ibabang sanga, etc. So, yung mga nag-iisip pumasok sa academy, nasa tama kayo na landas. Now, kaya ako nagbablog para malaman ninyo kung paano, how to go about it. Okay? Sige, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. God bless everyone.